Kami rin na excited na anytime ayakit na si Klang. I think we're just... Ayan na si Klang! Hello! May audio ba ako, Ate Ete? Meron. Yes. Good evening, Klang! Hello! Welcome to Hi po! Klang, congratulations! Dahil 8 years ka na pala sa business! Yes, Ate Tess. Parang kailan lang, no? Parang kailan lang sumali akong The Voices ng 8 years. Ang bilis. Ina-expect mo ba na ganito kahaba ang journey mo sa showbiz? Siyempre hindi. Parang nung unang gusto ko lang talaga, di ba? Gusto ko lang matry. Hindi ko ina-expect na yun nga after The Voice, Ate Tess, ma-absorb ng ASAP, tapos magtutuloy-tuloy, tapos until now, di ba, nabigyan ng panibagong mga ganap. Mm-hmm. Balikan natin yung journey mo sa The Voice, nabanggit mo rin kanina. Can, let's go through the journey. Kamusta yung feeling mo at the time na sumali ka sa The Voice and then naging under ka kay Sarah G hanggang sa naging part ka ng finals? Ano yung feeling? In-expect mo ba lahat yon? Hindi, Ate Tess. Sabi ko nga ito yung tinatanong ako sa interview. Yung pagsali ko ng The Voice, sabit lang talaga ako nun sa friend ko. Siya talaga yung mag-audition nun. Tapos, ayun, sumabit lang ako. Tapos hindi ko in-expect na makakapasok ako for the blind audition. Tapos ayun, nakaabot ako hanggang finals. Grabe sabi ko, isipin, hindi mo plano. Gusto ko sumali, pero parang niyaya lang din ako noon. Hindi ko alam yung may audition pala that day. Niyaya lang ako noon. Siya yung parang may may kakilala na magpapa-audition, gano'n. Kasi di ba, syempre naghahanap sila ng mga talents. Sabi ko, sige, sama ako, gano'n. Grabe. Nakatadha na sa'yo yung journey mo sa The Voice hanggang ngayon. Nasa showbiz ka pa. Nagkaroon ka ba ng... pinaka-memorable performance sa The Voice na hindi mo makakalimutan? Memorable ko siguro yung mismong blind audition. Kasi hindi ko in-expect na apat na coaches yung haharap eh. Kasi naalala ko nun, ang gagaling ng mga nauna sa akin. Tapos nagugulat ako, may lalabas na yung in-expect ko na magaling lalabas na walang humarap. Sabi ko, OMG! Ano bang hinahanap nila? Kasi bakit yun? Galing na nun, ba't wala pang humarap? Sabi ko, kahit isa lang may umarap, super saya ko na. Tapos, syempre, nung habang kumakanta ako, naalala ko, parang nulutang ako, di ko napapansin na may humaharap na. After ko kumanta, doon ko nakita na, oh my God, nakaharap sila. Kaya napasigaw ako nung naalala ko. Sino muna humarap at that time? Sarah din ata, si Coach Sarah din ata. Parang. Uh-huh. And Bamboo pala. Okay talaga yan. Namimiss mo ba yung panahon na nag-contest ka pa? Parang pag nare-recall mo, parang nakakamiss din pala. Oo, Tites, nakakamiss din. Kasi sa contest, ang dami ko natutunan. Kumbaga yun yung parang naging doon ako nahasa. Doon nahasa yung boses ko. Doon ako na-train kung paano humarap sa audience. Ganun. Mm-hmm. So, nakakamiss din yung mga kasama ko dati, like sila Angeline. Nagko-contest, nagkaka-anuhan kami minsan, nagkakalaban-laban kami. Oh, Angeline, even Janine. Before, Oo, even before, yan. Yung, may pinagkaiba ba ang kaba ni Clarice kapag on-cam at saka yung panahon na sumasali ka pa sa contest? Siguro mas ngayon, mas iba yung kaba kasi TV to eh. Tapos, di ba, isan pa sa ASAP, syempre makakasama mo yung mga batikan. Kahit pa paano, kailangan maka-level up ka, maka-level mo sila. Hindi mo mamapantayan kahit pa paano, di ba, hindi ka mapahiya. So, yun, mas iba yung kaba ngayon. Pero, yung kaba kasi, syempre nakakatulong din sa'yo yun. Sabi nga ni Sir Gat, di ba, pag di ka na nakaka-feel ng kaba on stage, doon ka nakabahan. In about your career, anong masasabi mong turning point na masasabi mong naabot mo na yung pangarap mo kahit meron ka pang plano in mind in the future? Is it the Queen? Or is it... Ayun, siguro yun. Kasi syempre, diba, finally, diba, sabi ko nga nung finals, finally nakahawak na ako ng trophy as a champion. Diba, lagi na lang muntik eh. Muntik na, almost there. The Voice, first runner-up sa Will of OPM. Grand finalist. So, yun. Even sa the batang kampiyon pala nun, Ate Tess, hindi pa ako nagdadabos bata ako. First runner-up din ako nun. So, lagi na lang muntik na. So, finally! Parang lagi finally sa COVID. Na,
din nasungkit. Eh, yung journey mo sa Your Face, plano mo talaga mag-audition? Or may nagsabi lang sa'yo, try mo, baka sakaling makapasok ka for Your Face season 2? Naalala ko si Tess, nag-guest ako nun sa Showtime Hide and Seek. Tapos, okay. Nilapitan ako ni Miss Lani na isa sa mga producer. Sabi niya, kung gusto ko rin ba mag-try, sabi ko, sige po, try ko. Mag-send ako ng video. So, hindi ko naman na-in-expect. Sabi ko, sige, tunay lang, wala na mawawala. Sobrang tuwan-tuwa ako nung nag-text na isa ako sa napili. Diba? Out of all mga nag-auditions. Diba? So, yung pa lang, makapasok ka as one of the performers. Diba? Sobrang saya na. Kumbaga, panibagong experience na para sa akin. Nakakaaliw pakinggan ang mga impersonation ninyo sa Your Face. Pero alin doon, sinong performer yung nahirapan ka? Pinaka nahirapan po ako yung siyempre yung may sing and dance. Kasi hindi naman ako sumasayaw. Tapos, okay, pag may sing and dance kasi bukod sa kailangan kong isipin sa lyrics, nakabisaduhin ko, tsaka yung tono, tsaka yung boses, kailangan ko rin aralin yung sayaw. At siyempre bilang hindi naman ako dancer, Adites, yung sayaw, kailangan ko talagang i-focus yung sarili ko. Hindi siya katulad pag dancer ka na yung automatic na nakakabisado. Ako kailangan, ano ba ito? So, doon ako nahihirapan. Hindi ko alam kung saan ako magpo-focus sa boses ba or sa sayaw. Pero sino yung pinakanadalian ka? Pinakanadalian? Halos wala. Pero siguro yung pinaka... ano na lang sa lahat ng ginawa ko, siguro... Hirap ah. Siguro yung kay Miss Jaya? Kasi ginagaya mo na si Jaya before eh. Hindi rin. Siguro mas kay Miss Lani. Kailan? Kasi kahit pa paano, mas katimbre ko siya ng boses ko. So, though I had to, yung iba pa rin yung placement ng boses ko, I had to change my voice pa rin. Pero siguro kung i-compare ko sa iba yung kung paano yung malaking adjustment, kay Miss Nani siguro yung pinaka less akong nahirapan. Pero mahirap pa din. Oo, mahirap pa rin, diba? Oo. Mga comments sa'yo ng mga judges sa Your Face, ano yung pinaka tumatak sa'yo? Like from Mega, from Sir Augie, and Sir Gary. Pinaka tumatak, siguro yung masabihan ako nila na I'm a fan. Di lang, sinasabi nila na I'm a fan, parang gano'n. Ano bang gustong sanang i-impersonate na hindi mo na-impersonate sa Your Face? Season 3. Gustong i-impersonate? Siguro sila kasi ginawa ni Christian, si Miss Bina. Atay na ka! Miss Bina, sino ka ba? Ayun, Miss Bina, Miss Reg, kaso ang hirap, pinatakot ako yun. Paano ka nagpe-prepare kada performance lang? We have to research, we have to Kailangan talaga yun, Ate Tess, kahit naman kami familiar na kami sa boses ng isang certain artist, nanonood talaga ng video kasi kailangan kong pakinggan yung boses niya sa recording kasi iba rin kasi yung boses pag live. So, pinapakinggan ko siya pareho. Tapos, hinahanap ko yung boses na nandoon sa same, sa recording at sa live. Yun yung gagawin ko. Lucky 8 year mo pala ngayon, Clarice, dahil nominated ka sa PMPC. Star yes, oo nga eh. Pop Artist of the Year for your NBSP. No Boyfriends is Birth. Tama yes ba? Yes. Sa mga singer, performer na katulad mo, importante ba sa'yo na may recognition from different award-giving bodies for your performance? Siyempre po, nakakatulong talaga yung mga awards. Siyempre, kumbaga, tumataas din yung ano mo dun eh, yung rango mo, kumbaga medyo alam mo, yun yung may level up ka. So, isa rin po sa mga ano namin yun. Kumbaga, yun na nga award din para sa sarili namin yun. Parang nafe-feel namin na na-appreciate kami. Parang ganun. Ano pa ba ang dream na ma-achieve ng isang Clarice de Guzman? Sobrang dami pa po, Atite. Sobrang dami ko pang dream. Gusto ko rin, syempre, siguro makakollab pa ng iba't ibang artist. Hindi ko pa nakakollab. And dream ko rin, syempre, makapasok. Syempre, lahat naman po kami na nandito. Dream makapasok sa international, international stage. Kahit makasampa ka lang eh, or makapag-perform ka lang doon, even once. Okay. Syempre, dream come true. Oo. Yan. At nasa plano mo rin daw ba ang pag-arte or pag-host
Kasi yung iba, pag-arte, siguro kung bibigyan ako ng chance, syempre pwede ko rin i-try at i-test. Iba kung mabibigyan ako ng chance nga na, kunyari, sumali sa ganitong mag-extra-extra, why not, diba, try? Parang ma-try ko din. Kumbaga, another field naman. Ang nagsimula na ayun. Bagwan pati mo sinabi muna pa lang o ang kaya natin pero di ang mahal hanggang dito na lang pilit ko mang ipagkaban nating pagmamahalan. Ibaliwala sa katukoy niwan hanggang dito na lang ikaw itong napalamalam ko hanggang dito na lang. Galing!